ang mga may kapansanan na biyayaan, hindi lang ng bagong paa para makalakad, pati na ng bagong buhay para makausad. Kung minsan, dumarating sa buhay ang matinding pagsubok, yung di ka makausad at hirap makahakbang para makaalis sa madilim na sitwasyon. Ganito ang hinarap ng 55 anyos na si Malu nang kinailangang putulin ang kanyang kaliwang paa dahil sa komplikasyon sa diabetes. Pisa no, kalyo lang siya. Mahilig pa rin akong kumain ng matatamis, ganyan, biskuit, tinapay. Tapos 2 months or 3 months ako hindi nakainom ng maintenance ko. Lumala yung sugat niya. Kaya nang ipa-check up sa doktor ang kanyang sugat sa paa, tumagos na sa buto ang impeksyon at kinailangan ng putulin. Nung sinabi sa akin ng doktor na kailangan na siyang putulin, hindi na ako nagdalawang isip. Katwiran ko, kailangan talaga siyang tanggalin dahil may infection kesa naman mawala ako. Nung pag-uwi ko na sa bahay, medyo nahiyan ako sa anak ko kasi siya lang lahat kumilos dahil nasa wheelchair lang ako, nakahiga lang talaga. Nalungkot ako kasi parang wala na akong silbi sa mga pamilya ko. Naging lakas daw niya sa labang ito ang kanyang pamilya na nakasuporta at nagmamahal sa kanya. Noong mga panahon yun, hindi ako nawala ng pag-asa kasi nandiyan pa yung mga anak ko. Pero paano nga kaya magpapatuloy sa buhay si Nanay Malu kung tuluyang hindi na siya makapaglakad? Natics, andito na tayo ngayon. Ang good news, mayroong isang foundation na handang tumulong at umagapay sa mga tulad ni Nanay Malu, ang Paanatics PH. Good evening, Rafael at Richard. Welcome sa Good News. Talagang good news yung hatid nyo dahil itong naisipan yung project is makatulong sa pamimigay ng artificial leg. Sige, ikwento nyo lang sa amin, paano ba nagsimula itong project nyo? Ever since po, gusto naming makatulong. Pero tumutulong naman kami from time to time. Pero hindi lang ganun ka dami yung natutulungan namin. So, ang ginawa namin, nag-isip kami ng paraan para makatulong talaga. Makatulong sa mga nangangailangan, yung hindi talaga maka-afford ng mga prosthesis. Ito ang dahilan kung bakit naisip nilang ilunsad ang Paanatics PH. Wala namang criteria. As long as mag-send lang sa amin ang kwento nila, kung paano sila naputulan at saka kung ano yung estado ng buhay nila. Pero yun yung aim talaga namin na matulungan lahat ng humihingi ng tulong. Marami na rin kaming napuntahan, marami na rin kami ng mga nabigyan ng mga libreng paa. Ang pinakamalayo so far is sa Cebu. Bali, 2 patients na yung nabigyan namin sa Cebu. Personal namin pinuntahan, tapos personal din namin sinukatan at personal din namin diniliver. Buti na po kayo nagdadrive dahil naputulang kayo ng paa. Mm. Kapag nakabitan natin kayo ng paa, possible pa na makapag-drive kayo ulit, no? Kadalasan, ang sinasabi sa amin ay, yun nga, sobra-sobrang pasasalamat. Karamihan pa nga talagang umiiyak sa sobrang tuwa. Tapos, pati yung mga pamilya nila, sobrang saya. Karamihan kasi, makakabalik na sa trabaho. Salamat po, maraming po, marami, sir. Salamat po. Kaya si Nanay Malu, kumatok at humingi ng tulong sa Paanatics PH. Good news! Dahil si Nanay Malu, napiling beneficiary na magkakaroon ng libreng artificial leg o prosthesis. Pagpunta ko rito, chineck up ako, sinukatan ako para sa prosthetic. Nag-antay ako ng mga siguro mga 1 month lang, ganun, or 2 months sa kanila kinabitan. Halos mapalundag ng araw siya sa tuwa dahil makakalakad siya muli. Malaking tulong sa akin ang pagbigay nitong prosthetic kasi nakalakad talaga ako. Naging normal na ang buhay ko. Nawalan man ako ng paa, ang good news, may nagbigay sa akin ng panibagong paa. Dahil sa bago niyang paa, si Nanay Malu, eto at confidently beautiful with a heart sa kanyang pagwawalis. Pasalamat ako sa Diyos kasi ang Paanatics ang kanilang ginawang instrumento para magkaroon ako ng paa. Ang paa
Fanatics PH. Patuloy raw na maghahatid ng inspirasyon at good vibes para mas marami pang kababayan ang muling mabigyan ng panibagong pagkakataon sa buhay. Doon sa mga nabigyan na natin ng mga prosthesis, sana tulungan nyo rin yung pamilya nyo na makahanap kayo ng mga trabaho. At doon sa mga hindi pa namin nabibigyan, lagi lang namin sinasabi na konting tiyaga lang, yun naman talaga yung aim namin na mabigyan kayong lahat. Kayo, personally, ano yung nafe-feel nyo pag pinibigay nyo yung artificial leg sa taong talaga nangangailangan? May mga times po na maluluha po talaga kayo kapag nandun na kayo doon sa yung moment na pinapalakad nyo na sila, tapos naiiyak-iyak sila dahil nga sobrang, kumbaga para silang nanalo na rin ng loto dahil ang hirap nga maka-avail ng prosthesis. So, thank you very much sa inyo at sa lahat ng ginagawa nyo para makatulong sa iba. Nakaka-warm ng heart yan, ginagawa nyo. Thank you very much. Sige, maraming ding salamat. Thank you, ha. Salamat po. Susunod, kuya, ikaw naman, ha. Anumang pagsubok ang pinagdaraanan. Dadaan lang po, konti lang po yan. Sige lang sa paghakbang, dahil ang mga ito ang magpapatibay sa atin para yakapin ang hinaharap. Bagong taon, bagong pag-asa.